Makita nyo, ito yung grip na to. Pag napapawisan na yung sa raketa, kailangan palitan na para makapit yung... Pag kayo pumalo, makapit, hindi nyo maabitawan yung raketa nyo. Every game, every 30 minutes, palit ka na agad para hindi magbasa yung kamay mo. Yung sa strings, ito yung ginagamit namin, 16 gauge to. Ang pinaka mas manipis ito, 18. So yung ginagamit namin lahat mga player, 16 gauge. Yung raketa ko naman, yung size nito, 143. Yung head niya, pang pro talaga yung ginagamit namin. Kasi yung sa isang beginner, mahaba, oversize yung sa raketa nila, ginagamit nila. So, sa aming mga pro, standard talaga. Bola. Standard ng bola. Yung size nito, talagang ito yung ginagamit na pang-international. Ito talaga yung standard namin eh. And sa court naman, yung hard court, siyempre pinaka-paborito kong laro, yung shell court. Kasi yun talaga yung pambato ng Pinoy, shell court eh. Kasi mabagal yung bola, madaling paluin. Tapos yung hardcourt naman, medyo lamang yung medyo yung mga foreigner kasi malalakas sila pumalo. Advantage sila kasi yung bola mabibilis. Hardcourt, shellcourt, tapos grasscourt naman sa atin. Wala pa tayong grasscourt dati eh. So, ganun, no? Ang pinakamarami dito, shellcourt. Yung claycourt naman sa atin, bihira lang dito eh. So pinaglaruan namin lagi hardcourt tsaka shell. Shell ang pinakamarami sa atin. Wristband. Ito yung wristband ginagamit to pag pawis to. Pag para yung pawis na hindi pumunta dun sa grip, sa raketa mo. So, ito yung pampigil-pigil niya sa pawis. So, every 10 minutes, 15 minutes, palit na palit ka. Kailangan marami kang baong wristband eh. Ito yung tinatawag na net. Ito yung size nito, 3 feet. Standard talaga sa buong mundo. Ito lagi lahat ginagamit nila. Maraming mga kulay nito mga to eh. May mga blue, green, so... Ang ginagamit talaga ng pang tournament, ito ganitong kulay para pag green kasi nakakailang eh. So, ito yung ginagamit ngayon for Davis Cup, for Asian Games, SEA Games, ito. 3 feet yung size niya.